Maraming salamat sa iyo, Snow. Samantala, isa na naman pong opera ang aabangan ng publiko ngayong taon. Ito po ay ang Noli Me Tangere, the opera na base po sa orihinal na likha ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Layon po nito na palakasin pa ang kultura at sining ng bansa. Narito pong ulat ni Ara Perez. Isuntong natin sa rurok ng tagumpay ang kultura at sining ng bansa. Ito ang nais ihandog ng Noli Me Tangere, the opera sa paunang paglulunsad nito noong huling araw ng Pebrero sa Rockwell Club, Makati. Sa pamumuno ni Lloyda Nicolas Luis, businesswoman at philanthropist, pinatikim ng grupo ang kanilang hangarin tungo sa kultura, sining at kasaysayan ng Pilipinas. Base sa orihinal na likha ng ating pambansang bayaning si Jose Rizal, una nang natunghayan ang Noli Me Tangere opera sa iba't ibang bahagi ng USA at Europe. Kasabay ng sari-saring good reviews dito ng international media, partikular na ang New York Times. Kaya naman minabuti ng grupo ni Luis na dalhin ito sa bansa kung saan ito ay tunay na nananahan. Bagaman sa Amerika ay pinanganak, dugong Pilipinas si Luis. At lubos ang kanyang papuri sa Pilipinas dahil sa kabila ng mga trahedyang kinaharap ng bansa, hindi na tayo ang tinaguriang sick man of Asia. Manila, the Philippines, is where all of us started. We are what we are because of our geography. And thanks to President Noynoy, our president, because of his reputation, the Philippines has gone up in this world. We are no longer the sick man of Asia. Dumalo rin sa paglulunsad ang ilang miyembro ng opera, kabilang na ang New York Times renowned na si Andrew Fernando na naghandog ng awitin para sa mga bisita. Mula set hanggang costume design ay talaga namang gawang Pilipino ang Noli Me Tangere dahil layo nitong isabuhay ang kahalagahan ng pagkamakabayan sa pamamagitan ng pagpapabatid sa mga Pilipino, partikular na sa mga kabataan kung ano nga ba talaga ang Noli Me Tangere. When you see the play dressed in beautiful costumes of the period and understand that during that time, us in many society, the persecution or the prejudice and that lack of respect for the native Filipino by the ruling class, you know, is very palpable. And so that's kind of, that was in the 19th century. So when our young people and we see that, it will strike a chord in the sense that, this is what happened before. Because if you don't understand what happened before us, you cannot really understand why we are what we are. Nais naman ni Gary Sibyl, set at costume designer, na ilapit ang opera sa lahat, lalong-lalo na sa masa. Bagaman may kamahalan, naniniwala si Sibyl na kaya nating ipabatid ito sa lahat, katuwang ng karampatang pagtutulungan. We need corporations to support this Noli because we're trying to reach to the masa. You know, the masa cannot afford to watch opera. We don't want opera to be a snap art. Ang Noli Me Tangere Opera ay gaganapin sa darating na Setyembre sa Resorts World Manila. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ara Perez.